limang kakaibang bagay at pangyayaring huli sa kamera. Kaibigan, narito na ang ating part 5. Naniniwala ka ba sa time travel? Kung sakaling posibleng ang mangyari ito, may gusto ka bang baguhin sa iyong nakaraan? O baka naman gusto mong silipin ang iyong hinaharap? Panoorin ang video na ito na nagmula noong 1995 sa isang laban ni Mike Tyson kung saan di umano'y may patunay na posibleng totoo nga ang konsepto ng time travel. Sa video na ito ay makikita ang isa sa mga manonood na di umano'y may hawak na isang smartphone. Well, back in 1995, alam naman natin na bago pa lamang sumisikat ang mga cellphone. Namamayagpag pa ng mga panahong yun ang cellphone model na kasing laki ng pangkaskas ng yelo. Pero ano nga kaya ang hawak ng taong ito? Isa nga kaya itong smartphone? Patikim pa lamang yan, kaibigan. Pasensya na kayo dahil medyo excited tayo kaya nauna ang part 6 kesa sa part 5. Napansin mo din ba ito? Kamusta? Ako si Roy Z. At ikaw ay nanonood sa Kien Thoughts, ang channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nagmumapaw. And before we start the countdown, kaibigan, kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman, subscribe mo na yan and please hit the bell icon para manotify ka pag may mga bago tayong video. Kaya naman, lights, camera, paso! Number 5. Ghost Rider. Ang video na ito ay nakuhanan sa isang highway sa Paris, France kung saan makikita ang isang motorsiklo na tumatakbo kahit wala namang nagdadrive nito. Nabansagan ang pangyayaring ito bilang Ghost Motorbike o Ghost Rider. Gulat na gulat din ang ibang mga motorista maging ang kumukuha ng video sa kanilang nasaksihan. Isa nga kaya itong ghost phenomenon? Panoorin ang nasabing video footage. Paano nga kaya nangyaring ang motorsiklo na ito ay tumatakbo kahit wala namang nagmamaneho dito? Kung mapapansin mo, balansing-balansi ito na para bang sobrang professional ng sinumang nagpapatakbo sa motorsiklong ito. Number 4. Romanian Creature. Ang bansang Romania ang pinaniniwalaan bilang tahanan ni Count Dracula, ang sikat na legendary vampire. Pero dito din sa bansang ito, alam mo bang isang kakaiba at misteryosong nilalang ang nakuhanan ng kamera? Kuha ito ng isang Amerikanong turista sa isang zoo kung saan may kakaibang nilalang na hindi mawari kung isa nga ba itong tao o isa itong hayop. Sa video ay mapapansing patagupang kinuhanan ng lalaki ang naturang humanoid creature dahil tila ba itinatago ito ng mga tagabantay sa publiko. Medyo madiliman ang pagkakakuha sa video na ito. Maririnig naman ang kakaibang huni o ingay na nilikha ng nilalang na nakakulong sa isang hawla. Panoorin ang video na ito. Ulitin natin in a slow motion. Ano nga kaya ang misteryosong humanoid creature na ito? Isa kaya itong uri ng engkanto? Number 3. San Telmo.
Ang San Telmo ay isa sa mga mythical creature na kasama din sa Philippine mythology na pinaniniwalaan ng maraming mga Pinoy. Sinasabi sa kwento na ito ay isang bolang apoy na madalas magpakita sa lugar kung saan madalas magkaroon ng aksidente o maaaring ito ay nagbabantay sa isang nakatagong kayamanan. Ang pangalan San Telmo ay hango sa St. Elmo's Fire, pero sa Pilipinas, mas lamang ang paniniwala dito bilang isang uri ng paranormal phenomenon. Narito ang isang footage kung saan nakuha ng di umano ang aktual na pagpapakita ng isang San Telmo. Matapos mong mapanood ang video footage sa iyong palagay, kaibigan, totoo kayang San Telmo ang nasa video o isa lamang itong ordinaryong apoy? Pero ang aking pinagtataka, paano natin ipapaliwanag ang paglipat-lipat nito na tila ba sumasayaw pa? At hindi rin nasusunog ang mga sanga at dahon ng puno. Isa pa ay nananatili pa rin itong bolang apoy ang forma at hindi naman siya kumakalat sa iba pang mga sanga. Number 2, White Lady. Ang CCTV footage naman na ito ay nakuha na noong 2016 sa isang liblib at madilim na lugar. Makikita sa video ang pagdating ng isang motorsiklo. Kitang-kita din ang isang babae na nakaputi at nakatayo sa kanyang daraanan. Ilang saglit pang lumipas ay bigla itong nawala na sobra namang ikinagulat ng driver ng motorsiklo. Pumaba ang driver na halatang nagtataka sa kanyang nakita at ilang saglit lamang ang lumipas ay nagpakita ulit ang babae na nakaputi. Dahil sa sobrang takot ay napatakbo na lamang ang lalaki. Ang tanong, totoo nga kayang white lady ang nakuhanan sa CCTV footage na ito? Posible kaya na edited lamang ang video? Pero ano man ang katotohanan sa likod ng video na ito, siguradong hindi mo gugusto yung makasalubong ang katulad nito kung ikaw ay nagbabiyahe sa gabi. Number 1, Nightcrawler. Ang video na ito ay nakuha na naman sa isang ospital sa San Giovanni, India, kung saan isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang babae ang nakuhanan na umaakyat sa poste ng ospital. Isang tagpong naging palaisipan para sa marami dahil nangyari ito bandang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa kumalat na kwento sa social media tungkol sa video na ito, ang babaeng ito ay isa umanong multo. Isa nga kaya itong multo o aparisyon ng pasyente na namatay mula sa ospital na ito? Well, parang si Sadako lang ng Japan ang datingan ng babae dahil mala nightcrawler ang ginawang pag-akyat ng babaeng ito sa poste ng ospital. Narito ang nasabing video footage. Bakit nga kaya sa poste pa umakyat ang babaeng ito? Multo man o hindi, medyo weird lang talagang isipin. Hindi man kapanipaniwala para sa iba, ito ay mananatili pa rin misteryo na siguradong itatanong mo sa iyong sarili kung totoo nga ba ito o hindi. Kung nagustuhan mo ang ating video, please make sure to hit the like and share button. Bago natin tapusin ang video na ito, narito na ang ating malupitang shoutout. Shoutout kina Dexter Bernardo, Antonio Tambong Jr., King Jules, Johnson Apolinario ng Novaliches, Quezon City, Adventurer Rosel at Ezekiel Jask Espirito. Hanggang sa mga susunod na video, mga kaibigan, maraming salamat po sa lagi nyong pag-tune in.